Sumentro naman sa isyu ng sexual harassment sa trabaho ang pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado ng sexual harassment case ng aktor na si Sandro Mulak. Dito nakita yung ilang butas sa mga probisyon ng Safe Spaces Act o kilala sa tawag na Bawal Bastos Law. Yan ang pampagising na balita ni Mean Los Baños. May iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun eh. So, paano yun? Andiyan ang asawa mo to serve you. Ayaw niya. So, anong pwede kong, para hindi ako mareklamo ng asawa ko, o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe? Way? Counseling po ang kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling, o magdasal na lang kayo. Nauwi sa usapang mag-asawa ang pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media kaugnay sa isyu ng sexual harassment sa media industry at pagpapatupad ng mga batas gaya ng Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Tinalakay sa hearing ang mga probisyon ng Bawal Bastos Law para maiwasan ang sexual harassment sa eskwelahan man o sa trabaho. Nag-ugat yan sa naunang pagdinig ng Senado sa reklamong sexual abuse ng aktor na si Sandro Mulak. Pero kanina, napunta rin ang usapan sa mag-asawa. Ang tanong, pwede raw bang mangyari ang sexual abuse kapag mag-asawa na? Ang sagot ng resource person na si Attorney Lorna Kapunan, oo. Anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na wala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano po ang na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang kaming choice bigla? Ano na lang? Siguro, matulog ka na lang, di ba? Manood ano po kayo ng Netflix, Korean telenovela. Yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. Bago yan, lumabas din sa pagdinig na may ilang bahagi ng Bawal Bastos Law ang dapat linawin o palakasin pa. Gaya ng probisyong nagre-require sa mga kumpanya na bumuo ng CODI o Committee on Decorum and Investigation. Ito raw dapat ang magiging sumbungan ng mga empleyadong nabibiktima ng sexual harassment sa trabaho. Maraming kumpanya naman daw ang nagko-comply at bumuo ng komite. Pero ang problema, di naman daw nila nagagawa ang trabaho nito. Minsan, yung mga establishments, yung CODI ay nasa papel lang. It is just a paper committee na hindi naman nagmi-meet. That's why victims hesitate to come forward. Because not only are they ignored, but sometimes there is no CODI actually. Sabi naman ng Labor Department o DOLE, nag-i-inspeksyon sila sa mga kumpanya. Pero kahit sila, hindi rin sigurado kung naipatutupad ito palagi ng tama. Is the CODI continuously functioning well? Yun po yung hindi na-check. Pag nag-inspect po kami, okay, sasabihin nila okay. But that's on the date of the inspection. If we inspect on, let's say, March, how about yung April, May, and June? Sa tala ng National Labor Relations Commission mula 2020 hanggang 2024, nasa 525 na empleyado ang natanggal sa trabaho. Kabilang sa mga dahilan nito ay ang alegasyon ng sexual abuse. Mas marami pa raw ito, pero malamang hindi nagre-report ang mga biktima. Isa pang nakitang butas sa Bawal Bastos Law ang hindi pag-require sa mga kumpanya na i-report ang anumang kaso ng sexual harassment sa DOLE. Dahil dito, iminungkahi sa pagdinig kanina na dapat mas bigatan ang accountability ng mga employer kapag may nangyaring pang-aabuso sa kumpanya. Pero pangamba ni Senate Majority Leader Francis Tolentino, baka naman maabuso ang mga employer. If we shift the burden to the employer to prove that there was no negligence and consider this as a tort in a remedial legislative action, bakit hindi kaya ito abusuhin naman na lahat magkiklaim na sa ng ganito? Lahat ng sa kanilang perception ay inabuso sila, lahat ay magpa-file na ng tort claims. No legislation can prevent abuse. You must exhaust administrative remedies. So sa exhaustion of administrative remedies, dapat dumaan ng isang complainant sa CODI. Sa Lunes, ipagpapatuloy ang pagdinig sa kaso ng sexual harassment na inihain ni Mulak. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.